champion po siya noon. Nag-champion siya, ito ang kanyang regalo. Parang nabasa ko yung page nito ah. 2023, oo nga. Asya pala yung champion. Parang nag-inquire na ako sa kanya na mag-i-enroll ako sa kanya ng barista. Welcome to La Casa de Capehan. Hello. Ako po si Afro Bicolano, Afro Caviteño din. Adopted child po ako ng Cavite. Arabica from ano? May mga Arabica coffee beans from sa Mindanao, sa Apo. Apo, bundok ng Apo. Pag nandito yung may-ari, pour over sana ang i-order. Gusto kong kape na hindi ko makakalimutan ng lasa. So anong may i-recommend mo sa akin? Sa bestseller niyong, ano yan? Spanish latte. Hot. Hot. Pangalan mo? Cesar. Okay, Cesar. Ano yan? Fine ba yan? Fine course? Ilang taong ka na bang nagbabarista? Ang importante dito, love natin ang ating ginagawa. Kung maganda ang pagkagawa, ibig sabihin gwapo ang gumawa. Pero kapag pangit ang gawa, ako yon. So yan guys, tapos na. Mamaya, yung lasa na lang, yung gawa ni Cesar. Nasa ano po siya, calibration. Nasa calibration. Sabi ko nga, walang sekreto sa kape. Uh-huh. Ang sekreto ng kape ay nasa mga baristang magagaling. Kung paano niya pasarapin ang hindi masarap na kape. Dahil sa calibration na ginagawa nila. So yon, sa amoy, sa lasa, lahat ng yon. Okay ka lang ba, Cesar? Hindi ka ba kinakabahan? Ako, sisikat ka dito, Cesar. Sinasabi ko sa'yo. Kung sa palagay mo ay hindi ka pa masyado nag-i-improve sa paggawa bilang isang barista, baka mag-improve ka sa pagiging movie star. Hindi siya humihinga, alam ko yon. Alam niyo ang mga technique ng mga barista, hindi sila nag-ano. Para hindi mapasma. Kasi halata ako kapag ang baristang, alam mo na yan, yung use na use ang kanilang mga kamay, ay nako, sa'yo parang hindi, walang... Ang ganda guys, ala. Hindi lang yan ang ganda, ganda pa lang yan, pero ang lasa niyan, huhusgahan natin mamaya. Halika, mag-date tayo, wala akong ka-date. So yun. Woo! Ang init, tama-tama, alam ko kung kaya-kaya doon ang init. The smell! Ang minamoy. Sirain ko muna ito ng konti, pero ito ang gusto kong matikman. Kasi dapat nanunuot dito yung ano, ha? Yes, ma'am. Napaka-fine ng milk. Perfect. Kinakabang na. Kiss mo muna ako sa akin. Kuya! Ang sarap! Guys, syempre dito ako sa La Casa de Capehan. Salted caramel po, hot po. Salted caramel hot at saka sa akin yung latte. Yung may art-art na ganyan, di ba latte lang yan? Tapos, ano yung flat white? Ilang ano yan? Ilang grams ng coffee beans ang ginagrind sa flat white? Hindi ko lang po alam, sir, kasi hindi po yung barista. Ah, wala yung barista? Ha? Deliver lang po. Ah, sige, antayin ko na lang yung barista, ha? Since of latte po, at ilang ounce po? Ah, ang ounce sa latte... Ilang ounce to? Ayan din lang, ano, 8 ounce. Sino yung barista? Yung may-ari? Wala po yung may-ari. Asan yung may-ari? May pinagtahan ko sila ni Manny. Ah, okay. Bakit Noon Cafe ang pangalan ng ano nyo? Hindi po yung lakasa po yung amin. Noon Cafe, ito oh. Itong sticker ng Noon Cafe. Opo, kasi po lumaban po si Sir doon. Ah, okay, sa Noon. Nag-champion po siya doon. Nag-champion siya? Ito ang kanyang regalo? Hindi po. Ah, sticker lang to? Ah, okay. Kailan lang siya naglaban doon? Parang nabasa ko yung page nito ah. 2023, oo nga. Asya pala yung champion. Bukod po sa Salted Caramel. Doon sa Noon Cafe. Ano po? Ano po po yung isang drinks? Salted Caramel tsaka po. Oh, latte. At din po, 12 ounce? Oo. Anything else, sir? Nothing more. So yun siya, guys. May foods din po kami, sir. Okay na, later na lang yung foods. Pwede mo lang sa loob, pero bait lang po yung pens. Dito? Okay.
Ay! Nami-mention ko kalita, sorry. Nag-video ako eh. Is it okay? Parang nag-inquire na ako sa kanya na mag-i-enroll ako sa kanya ng barista. Nag-inquire na ako sa kanya. Ilang ano yung machine nyo? Okay lang naman yan, di ba? 23 degrees. Pero is single ano lang siya? Ano tawag dyan? Okay lang. So yun. Welcome to La Casa de Capehan. Capehan. Cape kasi from the word cape. Maganda naman. Dito iba. Life begins after coffee. Mga best-seller coffee. Diba? Kaso kanyang bukod sa kape, sila po ay nag-offer din ng iba't ibang mga drinks at food katulad nitong trending Japanese ano yan? Saffle pancake. Yeah. So for only 120 Oreo cookies. Yeah. Sila na ata rin ang gumagawa ng mga anong yan. Mga pastries na yan. Yan o. Featured drinks. Yan sa kanila yung featured drinks. Non-coffee. Tapos nung coffee. Tapos mga flavored coffee. Refreshing drink. Tapos mga silog-silog. Pika-pika. Burger and sandwiches. Yan. Ayan din yung mga presyo. So ito yan. Napakadali lang siyang makuha. Papasok sa Cavite City. Ito yung ano. Ito yung Julian Felipe Avenue. Ayan. Yung kahabaan na ito, guys. Tapos La Casa de Capehan by Casa Antigua. Hello. Ako po si Afro Bicolano. Afro Caviteño din. Adopted child po ako ng Cavite. Kaya ginagamit ko rin yung Afro Caviteño. Ano ang gagamitin mong mga beans para sa aking order? Arabica? From ano? Baguio? Hindi ko lang po. Kasi may mga Arabica coffee beans from Thailand. Meron tayong local sa Mindanao, sa Apo. Apo, bundok ng Apo. Hindi ko alam. Amo po kasi namin yung nag-order. Siya nag-order. Ito pala mga jeans. Pangano po siya, mga pang-glowing po. Oo, nagpo-pour over ba kayo? Marunong ka ba mag-pour over? Ah, okay. Kasi kapag nandito yung may-ari, pour over sana ang i-order ko kasi gusto kong kape na hindi ko makakalimutan ng lasa sa bawat isang coffee, ano, sa isang coffee bar na ganito. So, anong may i-recommend mo sa akin? Yung lasang hindi ko makakalimutan din kasi yan ang lagi kong in-order. Bestseller po namin sa Spanish latte. Spanish latte, tapos Spanish latte and mocha. Sa hot. So, dito sa coffee na itong nakalagay dito, espresso, americano, latte, cappuccino, flat white, and cortado. Yes, yung cortado, ano yun? Ano po siya? Small size po siya ng latte. 30 ml ng espresso, 30 ml ng milk. Ah, okay, 30 ml. Yes, strong coffee po siya. Oo, strong. Tapos, 30 ml, grabe, no? Tapos, i-grind siya pagkatapos. And 30 ml? Yes po. Sobra, no? Pero, ang water niya, wala siyang, hindi ka na magpo-frot ng milk. Maradon. Magkano pa rin po? Inilalagyan din. Pero very, ilang grams na ano lang, na water para dito sa cortado? Cortado ba? Wala siyang water. Pure talaga. Para siyang espresso lang. Espresso shot lang po siya. Ah, espresso shot din. Kaya lang, ang kaibahan niya sa espresso shot, it's pure na coffee. Yes. Pero dito sa cortado, mayroon siyang milk. May brought ng milk. Okay. Tapos, nag-raise lang siya ng ilan? 30 ml na beans. At saka water. Okay. Sige. So, ano sa akin? Milk po pala yun, sir. Milk. Oo. Ano yun sa akin? Sabi mo? Spanish latte po. Spanish latte.
Sige, ano ang ilang grams din yon? Ilang shots ng coffee? 1 full shot po. 30 ml din? 30 ml po. 30 ml. Pero parang marami na, no? 15? 15? Okay, sige. 15 ml po is ano namin. Yung parang half shot po siya ng ano? Ng oo. Depende siguro kasi sa beans na ginagamit. Okay. So alam yan ng head barista nyo. Sige, doon ako. Sa bestseller nyong, ano yan? Spanish latte. Hot po? Hot. Yung salted caramel po. Yung salted caramel, kasama pa yon. Eh, pwede po kayo i-cancel ko na lang. Wag. Okay po. Kasi, dalawa. Ang i-cancel mo, sorry ah. Parang 8 ounce pa. Oh, yeah. Okay, so yeah, handa na. Anong pangalan mo? Cesar. Okay, Cesar. Anong pangalan ng boss nyo? Yung may-ari? Darlon Castro. Oo nga, wala. Darlon. Yes, ma'am. Ito si Sir Darlon. Nag-ano ako sa kanya, mag-i-enroll ako ng ano eh. Mag-i-enroll ako ng... Barista. Barista 101. Barista 101. Oo. So, hindi lang ako nakakasabi niya. Ah, sige. Punta ako dito, ha? Itingnan ko lang. Wow. So, yun. Diba, masusing binubusisi ang bawat timbang ng grind coffee. Ang ano yan, fine ba yan? Fine coarse? Ano po, coarse po. Coarse. Pag sinabing coarse, fine coarse siya. Kasi may ilang coarse kayong ginagamit. Coarse, fine coarse, medium ba ang tawag? Yes po, medium. Depende yan. Grossa roast po. Grossa fine. So yan. Dapat kita yung ready. Oo. Kaya mo yan. Ilang taong ka na bang nagbabarista? 1 year pa lang po. Oo, naku, matagal na yan. Diba? Ang importante dito, love natin ang ating ginagawa. Yes, so yan guys, tumutulo na ang... Parang may sipon ata ako, parang hindi ko masyadong mamaya siguro kapag katapos na i-frot ang milk. Baka lalong lumabas ang tunay na lasa. So yun... So, ganun siya. Sana nakikita nyo. Pagkatapos, yan ay... Condensed. Ako. Okay. Sa karamihan din po, alas condensed din yung mga ginagamit. Condensed ang ginagamit sa... Spanish po. Sa Spanish latte. Yes po. So, ilang grams na condensed yung... 25 grams po. 25 grams. Yan ang talagang tamang calibration dito sa 30 grams na pure espresso coffee. Espresso coffee po. Oo. Tapos yun. Steam naman. Tapos mag-i-steam pa siya na... Yan. Ano ang gamit mo yung meron? First meron. Ano po? Dana milk po. Okay. And minsan Arla po. Arla. Kasi yan lang naman ang dalawang ano. Yan ay hot pressure lang. O may water din. May wala, konti water. Wala naman po. Meron naman po kasi konti lang. Konti lang. So, paano nakikita dyan na kapag okay na ang pagka-frot ng milk niya? Pag ano na po. Yan. Pag di na rin po maingay yung... Pag sa hindi steamer. Na maingay, yun sa steamer. So, ibig sabihin... Saka pag mainit na rin po. Pag mainit na yung milk. Tapos talagang ano, di ba? So, yun. Gagawin sa atin ni ano? Alam nyo guys, sa paggagawa ng ganyan, kung maganda ang paggagawa, ibig sabihin, guwapo ang gumawa. Pero kapag pangit ang gawa, ako yun. Oh no! What is... Oh my God! Diba? Simple lang yan. 150 lang yung ganyan na design. Kapag gusto mong napakagandang design at napakagarbo, naku, 500 pesos yun. Free lang po siya. Kaya, sa iba kasi, kapag nag-request yun, lalo na yun kapag may mga prenup, depende yun sa ipapagawa. May kaibigan akong barista na yan ang kanyang hanap buhay, mag-design sa mga coffee, mayroon siyang extra payment. Kasi talent yun. So yan guys, tapos na. Mamaya yung lasa na lang, yung gawa ni Spanish latte na gawa ni Cesar. Saan pa lang? Sa labas po. Dito lang muna ako sa loob. Dadaling ko lang siya sa labas, Cesar. Si
Sige. Uy, Cesar, maraming salamat. Medyo malabo lang ang aking camera. Siguro naman ito, hindi high-end ang aking phone. Pag marami na akong, ano, pag marami na akong kita sa pagbablog ng mga coffee, yan, bibili na ako ng pinakamagagandang phone. Na pati ang tilamsik ng laway nyo ay nakikita sa bakod. Ayan, ang sunod naman namin na order ay ang salted caramel. Pero guys, alam nyo, itong mga nandito, ano, mga barista natin, no? Sila ay bunga ng napakagaling na baristang si Sir Darlon Castro. Kasi siya po ay champion siya sa isang Battle of Baristas 2023. Last year lang ito, guys. Naginanap ito sa Mendez, kung hindi ko nagkakamali. Yan, tama. Sa Noon Cafe. Kasi pinafollow ko yung mga ano nila. Pinafollow ko yung mga page ng bawat sikat na mga coffee bar, coffee shop sa buong Pilipinas. Particularly dito sa Cavite. Kaya sabi ko, bakit Noon Cafe? Kilala ko to, yung pala stickers lang ito. Okay. So, napaka-aliwalas ng ano. O, diba? Para sa akin, isang coffee shop na ganito, the best of them. So, ang Spanish lot, ay ang ano naman, ang salted caramel naman. Anong ginagamit mong salt dyan? Cesar. Natural na lang po. Natural salt. Sea salt. Hindi ka gumagamit ng ano, yung Himalaya salt ba? Yung kulay pink? Anong tawag natin doon sa anong yun? May tawag doon eh. So, sea salt lang. Iyan naman, kapag ganyan na kape, sea salt, same lang naman ang timbang ng ano, ng, yes, ng espresso. Same lang po. Talagang 30 grams. Nasa ano po siya, calibration. Nasa calibration. Para po masarap yung lasa ng kape. Correct. Kapag luma na yung nandito, iibay nyo naman ang calibrate, di ba? Opo, bye-bye. Tomorrow, iba na naman ang calibration niya. So, alam ko yun. Kadaan ko, nag-iba ko. At saka, depende na. Sabi ko nga, walang sekreto sa kape. Di ba? Ang sekreto ng kape ay nasa mga baristang magagaling. Kung paano niya pasarapin ang hindi masarap na kape. Dahil sa calibration na ginagawa nila. So, yun. Sa amoy, sa lasa, lahat ng yun. Yung salt nila nandito sa ibabaw, sa gilid ng cup. Tama ba? Yes, po. Na mayroong caramel? Yes, po. Oh, di ba? Ayan. Siguro kapag si Sir Darlon ang nandito, mapusisi yun, di ba? At saka kung ordering ko sa kanya, ano yan pala? Caramel po. Caramel. Caramel syrup? Caramel, ano ang tawag? Caramel lang po siya. Caramel lang. Ayun ang gumagawa. Homemade. Homemade caramel? Yes po. Ah, lahat dito yeah, homemade. Good. Di ba? Alas lahat po, pero homemade. Oo. Maliba na siguro sa salt. Magtataka ako kapag ang salt. Pero sa bagay, ang Cavite City naman ay napapaligiran ng dagat. Bakit hindi? Di ba? So, yun. So, ibig sabihin, may komisari kayo dito. So, yun. Paano mo natatansya ang bawat ano ng meal? Nasanay na po. Nasanay na? Diba? Kasi may mga nababasa akong aklat na hindi daw sila magaling kasi ayaw nila magtayang ng meal sa pagpuprot ng meal. Kasi importante yun. Pakinggan natin. Sabi niya, kapag hindi na masyado maingay, okay na. At saka kapag mainit na daw yung milk, ibig sabihin, maganda na ang pagka-frot ng milk. Oh, di ba? Ang ganda. Okay ka lang ba, Cesar? Hindi ka ba kinakabahan? Naku, sisikat ka dito, Cesar. Sinasabi ko sa'yo. Kung sa palagay mo ay hindi ka pa masyado nag-i-improve sa paggawa bilang isang barista, baka mag-improve ka sa pagiging movie star. Oh, maraming na nakakapanood sa atin ng mga Hollywood actor. Ayun guys, kita nyo naman. Hindi siya humihinga, alam ko 'yon. Diba? See? Ayan. Alam niyo ang mga technique ng mga barista, hindi sila nag-aano.
Para hindi mapasma. Kasi halata ko kapag ang baristang, alam mo na yan, yung use na use ang kanilang mga kamay, ay nako. Sa'yo parang hindi. Walang... Ang ganda, guys. Ala. Hindi lang yan ang ganda. Ganda pa lang yan. Pero ang lasa niyan, huhusgahan natin mamaya. Ayan, halika, Cesar. Samahan mo ako dito. Halika, mag-date tayo. Wala akong ka-date. So, yun. Ay, naku, pang couple talaga to. Just go. Wait lang. Picture natin. Naka-play na ba? Yes po. Uy, salamat ha. Uy, Cesar! Kita mo. Yan. Aray ko to ha. Usgahan ko ang kape mong ginawa para sa akin. Woo! Ang init, tama-tama. Alam ko ang kaya-kaya doon ang aking nila. The smell. Ang minamoy. Gusto ko siyang anin. Dilaan ko muna ito. Pero parang napaka-ano. Mayroon ka mag- kahit kapirasong ng dyan, mahal. Gusto ko siya tipan yung pagka-prop mo ng meron kung talagang naluot yung kape natin dito sa ano. Yan. Bawa ko siya isip. May water ba? Kasi parang ang dila ko, iba ang hinano ko eh. Iba ang sinipsip ko eh. Ito muna, ngayon ko. Sirain ko muna ito ng konti, pero ito ang gusto kong matikman. Kasi dapat naluot dito yung ano, ha? Napaka-fine ng milk. Perfect. Lasang-lasa na yung kape doon. Kahit inikot-ikot lang muna natin. Dali ah. Usgahan natin to. Ang gusto ko talaga sa susunod yung pour over. Gumagawa si boss niya, ano? Ayos mo na ako. Kinakabang na ako. Kiso mo na ako kami. Kuya! Selos? Hindi po. Diba natin? Ang sarap! Ang sarap. Perfect. Ang galing. Talagang yung coffee na ano na yung lasa ng coffee tapos kahit hindi mo siya i-mix together dahil dinaan lang natin doon sa ilalim, ibig sabihin yung espresso coffee na dinaanan ng milk talagang nanuot na siya sa ibabaw pa lang lasa na yung kape. How much more kung ihahalo natin ganyan? Oh, kasi gusto ko munang matikman ang pagka-frot niya. Tikman natin ito. Ibig sabihin na halo na to mas lalong magiging medyo mapait-pait yung kape na naghalo dito sa yung ginawa sa prot ng milk at doon sa steamed milk at saka doon sa ano yung isang klaseng milk ang condensed milk ba yan? Okay. Yung sarap sa star. Pwede. Alam na tayo. May maraming salamat ha ang makabago kong kaibigan dito sa Lakasan de Kapehan. Okay. So mula here, ako Bicolano. Ito naman ang pinaso ko. Isang napakaganda, napaka-cute na lugar ng Kapehan. Aabangan ko kayo dito. Magkita-kita tayo dito guys. Salamin nyo lang si Cesar. At saka yung nag-awap ng camera namin. Isang barista din yan. Diba? Ano pa nga naman? Reynard. Leonard. Reynard. Leonard. At saka si Jasper. Jasper. So tatlo sila dito mag-isama. So mula dito, with the barista Cesar, nagpapaalam kami at nagsasabi sa inyo na peace and love. Thank you, Cesar. Ang cute, okay na. Oo.